Tuluyan na nga ako nakaalis ng bansa para doon muna ako sa Germany manirahan. Iniwan ko muna si Daddy na intindihan naman ito ang gusto kong mangyari. Salamat sa kaibigan kong si Diane. Ito ang tumulong sa akin upang mapadali ang pag-alis ko. At nagpapasalamat din ako dito kasi ito ang sumuporta sa akin financially. Sabi ko na lamang dito na kapag nakaluwag-luwag na ako ay unti-unti ko itong babayaran. Nahirapan pa akong mag-adjust sa banyagang lugar na iyon. Tama ang plano kong iwasan muna si Nicolo. Gusto ko muna makapag-isip para sa kinabukasan ng magiging anak ko. Hindi ko pa kasi kayang patawarin ito at bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko alam kung nawalan na ba nang tuluyan ang konting pag-ibig ko sa asawa ko. Umaasa kasi ako dito dati na matututunan nito akong mahalin. Tanga nga siguro ang puso ko kasi minahal ko ito sa kabila ng mga pananakit ito sa akin noon. Pero sumusobra na kasi ito. Kaya ang konting pagmamahal ko dito ay napalitan ng sakit at puot. Hindi ko nga alam kung bakit galit na galit ito sa akin na halos patayin na nito ako. Hindi ko naman hinangad na makasal ako sa kanya dahil pareho lang kaming napilitan lamang. Kung tutuusin kasi ay ako pa nga ang talo kasi sa palitan pa nitong angkinin ako ng gabing iyon. Hindi ko mabilang kung ilang beses akong inangkin ito ng gabing iyon. Basta ang alam ko ay nakatulog na ito sa sobrang kalasingan at pagod sa pagkakasasa nito sa katawan ko. Hindi ko na malayan tumulo na pala ang luha ko. Hinawakan ko ang tiyan ko na may kaumbukan na. Anak, hindi ko pa alam ang gender mo pero gusto kong malaman mo. Nagagawin ang lahat ni mommy maging healthy ka lang. Pasensya ka na ha, kasi nadamay ka pa sa magulo kong buhay. Patawarin mo ang mommy ha, dahil hindi ko pa kayang patawarin at bigyan ng second chance ang daddy mo. Sobra kasing nasaktan si mommy eh. Hayaan mo anak, kahit ako lang ang magiging kasama mo kapag lumabas ka na. Gagawin ko ang lahat at pakamamahalin kita ng higit pa sa buhay ko. Gusto ko ding malaman mo na hindi pinagsisihan ni mommy na dumating ka sa buhay ko. Kahit pa isang pagkakamali lamang ako para sa daddy mo. I love you so much, anak. Ikaw ang lahat sa akin, baby. Hilam sa luhang wika ko habang hinahawakan ko ang may kaumbukan ko ng tiyan. Sa loob ng 2 linggong pananatili ko dito ay nanibago pa rin ako sa banyagang lugar. Hangga sa makatanggap ako ng tawa galing kay Diane. Agad ko itong sinagot. Hello, girl? Napatawag ka, may kailangan ka ba? Wika ko ang tanong dito. Girl, 3 beses nang pabalik-balik dito si Nicolo, hinahanap ka. At kanina lang ay nadatnan ko ang galit na galit ang asawa mo kay Sander. Dahil baka daw tinago ka ng pinsan ko. Nagpang-abot sila at iyon nga nagsuntukan. Napuruhan ni Nicolo si Sander. Kakaiba din ang asawa mong yun ano? At syempre, may napansinin akong umaaligid sa akin tuwing nasa labas ako. May taong sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung si Nicolo ba ang nag-utos ng taong yun para sundan ako. O yung sinasabi mong Cindy Morales na girlfriend ng asawa mo? Wika ng kaibigan ko sa kabilang linya. Kinabahan naman ako sa narinig ko sa kaibigan ko. Baka madamay pa ito sa gulo ng pagsasama namin ni Nicolo. Please Diane, mag-iingat ka. May kutob akong hindi si Nicolo ang nag-utos ng taong sumusunod sa iyo kundi si Cindy. Dahil alam ko ang galit pa rin ito sa akin hanggang ngayon. Saad ko dito. No problem Ali, nag-iingat ako. Ikaw ang mag-iingat dyan ha? Ano? May kailangan ka pa ba dyan? Sabihin mo lang, ako na ang bahala. Sa susunod na araw, ipapadala ko dyan ang isa sa mga katulong namin dyan para may kasama ka. Ingat ka lagi ha? Muling saad nito sa akin. Gusto ko na namang maiyak sa concern ng kaibigan ko sa akin. Thank you, Diane. Hindi ko tatanggihan ang tulong mo dahil kailangan ko iyon ngayon. Wika ko dito. Na, what friends are for ba? Kaya nga kita tinutulungan kasi kaibigan kita, no? Anyway, mag-iingat ka dyan ha? Magpapaalam na ako, may meeting pa kasi ako, Ali. Saad nito sa akin. Okay girl, bye, ingat ka din. Wika kong saad dito. Tuluyan na nitong binaba ang tawag at busy tone na lamang ang narinig ko. Oh pare, ano na ang nangyari? Nakita mo na ba ang asawa mo? May balita ka na ba dito? Sunod-sunod na tanong sa akin ang kaibigan kong si Drake. Andito kasi kami ngayon sa bar kung saan umiinom kami ng kaibigan ko. Tinawagan ko kasi ito kung nasaan ito. Nang sabihin dito na andito nga ito ngayon sa bar, pinuntahan ko kaagad ito ngayon. Iyon na nga pare eh, di ko panahanap si Allison. Hindi ko alam kung nasaan ito o saan ito nagpunta. Duda akong may alam si Diane na kaibigan ito. Kaso,
Nang puntahan ko ang babae yun sa kumpanya ng mga gerero ay ang gagong Sander ang nakasalubong ko doon. Nainis ako sa taong yun, sobrang dikit kay Allison. Anong akala niya? Siya ang may-ari sa asawa ko. Allison is my wife, kaya kahit anong gawin niya, ang kakasingit sa aming dalawa ng asawa ko. Ay wala itong magawa dahil kahit saan man magpunta si Ali, dala niya pa rin ang pangalan ko. Kaya noong nagpang-abot kami doon sa kumpanya, nagsuntukan kami. Kita mo naman itong nangyari sa akin, pare. Talagang may araw sa akin ang gagong yun. Sinasabi ko sa iyo, gaganti ako. Pero napuruhan ko pa rin to. Pero kahit anong pagpupumilit ko kay Dayan, wala talaga akong makukuha eh. Parang masisiraan ako ng bait, Drake, pare. Kaya kung may kakilala ka magaling na PI, please lang. Ilakad mo sa akin, magbabayad ako ng malaki. Mahanap ko lang ang asawa ko. Mahaba ang saad ko dito. Wait muna. Tama ba ang narinig ko galing sa bibig mo, pare? You wanted to see your wife eagerly? Anong nakain mo at bakit gusto mo itong makita? Huwag mo sabihin, nakapasok na si Allison sa puso mo. Paano na ngayon ang girlfriend mo, si Cindy? I think she's very obsessed on you. Kaya lahat na lamang gagawin ito para mawala si Allison sa landas ninyong dalawa. Ayon sa sinabi mo sa akin, kamakailan, nako pare. Tutukan mo si Cindy mukhang hindi gagawa ng maganda yung paraning mong girlfriend. She's a psychopath. Kaya please lang, kailangan mo aksyonan yun. Kung ayaw mong mahuli ang lahat, alalahanin mo si Ali ang punteriya niya kahit nananahimik yung legal wife mo. Mahabang wika nito sa akin. Iyon nga ang ikinasakit ng ulo ko ngayon, pare. Hindi ko nga mahanap si Allison. Paano ko to mababantayan kung pati kaibigan nito ay ayaw magsabi kung nasaan ang asawa ko? Lulugulugo ang wika ko sa kaibigan ko. Siya nga pala. Nasaan na pala ang girlfriend mong si Cindy? Mukhang hindi na kayo nagkikita. Kaya ka ba porsigidong mahanap ang asawa mo dahil gusto mo itong gamitin para kay Cindy? Kasi nag-away na naman kayo. Saan nito sa akin? She told me noong tumawag ito sa akin ay aalis daw ito ng bansa, kaso dadalo ito doon sa fashion show na gaganapin sa Las Vegas. Kaya andon ito ngayon, kahapon pa ito dumating. Nag-message ito sa akin. Saan ko sa kaibigan ko? Nako, buti naman, wala ka ng asungot ngayon, Nicolo, pare. Dahil para malaya kang mahanap ang asawa mo, hayaan mo't tutulungan kita sa problema mong yan. Basta, ipapangako mo sa akin na hindi mo nasasaktan si Ali. Dahil ilang beses ko nang pinaliwanag sa'yo, ngayon, wag na wag mong sasaktan ang asawa mo. Dahil alam ninyong dalawa, lalo ka na hindi ginusto ni Allison na maikasal sa'yo. Mahirap din yon sa side niya, lalo na kung araw-araw mo itong sinasaktan noon physically. Mga masasakit mo na salita at ang sapilitan mong pagkuha sa pagkababae niya. Hindi man ako babae, pare, pero ramdam ko ang sakit na dinanas ni Ali sa mga kamay mo. Hindi ko nga lubos maisip eh. Kung galit ka ba sa kanya dahil pumayag din siya magpakasal kayo, lalo na sa gusto ng mga magulang ninyo. Kasi ang sitwasyon niya, pare, mahirap mamili. Doon ko naramdaman na mahal ni Allison ang daddy niya kahit pa nagkamali ito sa kanya. Kaya sana kung ano man ang plano mo ngayon, dahil gusto mong mahanap ang asawa mo, sana lang, pare, na hindi mo sasaktan ito.